Lumakas pa ang bagyong Nina. Nakataas na ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 4 sa probinsya ng Catanduanes. May babala na rin itataas dito sa Metro Manila o itinaas dito sa Metro Manila. Alamin natin ang latest mula kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Jun. Mga kapuso, ilang oras bago ang inaasahang landfall ng Typhoon Nina, nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 4 dyan sa probinsya ng Catanduanes. Masungit na panahon ang maranasan po dyan at malawakang pinsala sa mga ari-arian ang inaasahan. Signal No. 3 naman sa Burias Island, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at dyan sa may timog na bahagi ng Quezon. Nakataas naman ang Signal No. 2 sa probinsya ng Masbate kasama ng Tikaw Island, Sorsogon, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon kasama ang Pulillo Island, Marinduque, Romblon at Northern Samar dyan sa Visayas. Signal No. 1 naman dito sa Metro Manila, Rizal, Bataan, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Nueva Ecija, Aurora, katimugang bahagi ng Quirino at ng Nueva Vizcaya. Dyan sa Zambales, Pampanga, Bulacan, Tarlac at Cavite. Signal No. 1 din sa mga probinsya na Aklan, Capiz, Zamar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Bantayan Island. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, makikita natin ito pong kulay pink na yan at pula. Yan yung mga lalakas na ulan na aasahan na maranasan dito sa buong Bicol Region sa mga susunod na oras. Pero mapapansin nyo mga kapuso, dito sa may Calabarzon, may Maropa, kasama ng Metro Manila, halos wala pa tayong ulang maranasan. So yan po yung pinapaalala natin, inaasahan natin na may malakas na bagyo na dadaan dito sa Bicol Region, pero yung mga pag-ulan, hindi pa naranasan dito sa Metro Manila. At sa iba pang panig ng bansa, may mga pag-ulan din sa Visayas, lalo na sa may Eastern Samar, epekto pa rin yan ng bagyo. Sa Mindanao, mga kapuso, wala pong epekto yung bagyo, pero may mga pag-ulan dulot ng thunderstorm. At mga kapuso, may itinaas na babala ang pag-asa sa posibleng daluyong o yung storm surge. Ito po yung magpapabaha sa mga baybayin dagat. Hanggang 3 metro ang taas, maaaring maranasan sa mga coastal area ng Catanduanes. Hanggang 2.5 meters naman po dyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte at Albay. At may banta rin ng daluyong sa iba pang lugar na isinailalim naman sa signals No. 3 at 2. Mga kapuso, peligroso rin po ngayon pumalawot sa mga dagat. Sakop naman ng lugar na may tropical cyclone. Ito nakita niyong kulay violet. At delikado rin ang maglayag dyan naman po sa mga baybayin ng Northern Luzon dahil naman sa malakas na hanging amihan. Namataan ang mata ng bagyong Nina sa layo lamang 150 kilometers. Ito yung mata niya dyan sa may silangan ng Vera Catanduanes nitong alas 10 ng umaga. At lumakas pa ang bagyo dahil taglay nito ngayon ang lakas ng hanging aabot na sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot naman ng 255 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ito pakanluran westward sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa forecast track ng PAGASA, tatama ang bagyo sa kauna-una ang pagkakataon dito sa may probinsya ng Batanes. Tatawi rin ngayong gabi ang Bicol Region at bukas mga kapuso, mararamdaman na sa Calabarzon, Mindoro, Mimaropa at lalo na sa Metro Manila ang bagsik ng bagyong Nina. At bukas, base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ang mga pag-ulan ay maranasan na dito sa buong halos sa buong Central at Southern Luzon, kasama na ang Metro Manila. May mga pag-ulan din sa Northern Luzon, pero po ay dulot na ng paglakas ng hanging amihan. Pero mga kapuso, paglagpas ng bagyo dito sa may Bicol Region, bukas inaasahan ng unting-unting pagganda ng panahon. At sa iba pang panig na masa, habang umuulan dito sa Southern Luzon at Central Luzon, may pag-ulan din sa Northern Luzon. Dulot naman po yan ng paglakas ng hanging amihan sa Visayas at Mindanao. Habang lumalayo yung bagyo, ay mababawasan na rin yung mga pag-ulan. Jun? Mang Tani, napakalakas yata nitong bagyo nito, 185, no? Tapos yung kanyang bugso, ay napakalakas din. Ano? Anong pwedeng asahan ng mga tatamaan dyan na area na yun? Lalo na yung kung saan sinasabing una magla-landfall, Mang Tani. Katanduanes ba yung tama yung dinig ko? Yes, Jun. Ito yung binabanggit natin. Ito ay hindi pangkaraniwang lakas. Yung 225 kilometers per hour, yan yung bugso, Jun. Mm-hmm. Eh, napakalakas niya. Kaya inaasahan natin yung signal No. 4, eh malawakang pinsala talaga. Kaya mga kapuso, yung pong mga kapuso natin, hindi lamang, Jun, dito sa may Catanduanes sa kung saan tatama yung bagyo. Kundi halos sa buong Bicol Region.
eh talagang dapat maging handa sila dahil yung lakas ng hangin na tatama dito sa may Catanduanes, eh mararanasan din, lalong-lalo na dito sa mga probinsya ng Camarines. Kaya malawakang pinsala, hindi lamang mga bahay na gawa sa mga light materials ang maapektahan, kundi maging konkretong bahay, eh kayang sirain nung ganyang napakalakas na hangin, June. Saka mang tani, ang lawak niya eh. Yes, June. Hindi lamang 100, 200 kilometers, halos 500 kilometers yung diameter niya. Kaya yung naranasan mo dito sa Catanduanes ay ramdam hanggang dito sa may summer provinces. At yun nga yung binabanggit natin, kung titingnan natin yung track ng bagyo, meron tayong tinatawag kasing area of uncertainty. No, June, yan. Yung dalawang guhit na yan. Laki, no? So yung sinasabi natin dito dadaan sa Catanduanes, pwede ring umabot habang gumagalaw yan. Yung sentro niyan, eh hindi lamang dito sa Catanduanes posibleng tumama. Baka dito sa may Camarines provinces, hanggang dyan sa may Central Luzon, hanggang dito sa Southern Luzon, eh posibleng dun dumaan yung sentro. Kaya yung binabanggit natin, mga kapuso, na paghahanda, hindi lamang po dito sa dadaanan, kung hindi yung mga karating lugar, eh dapat nakahanda sila dyan. Isa na lang, Mang Tani, naalala ko nung mga early 2000 yata, o middle 2000, may isang malakas din na bagyo, at tumama yun sa Bicol region siguro mga days before Christmas. Bagyong Riming yata yung Mang Tani. Tapos yes, ito na naman, sa mismong araw din ng Pasko, ha, ano po bang paliwanag dyan? Yes, June, yung mga pangkaraniwang kasi na malalakas sa bagyo, lalong-lalo na kapag ganitong buwan ng Disyembre, kumisan ay November, hindi lamang Bicol region ang nakakana siya, kundi Visayas at Mindanao. Unang-una, June, ang mga bagyo kasi pag ganitong buwan, dito nabubuo malapit sa Equator. At kapag dito nabuo sa may silangan ng Mindanao, merong isang malakas na high pressure area dito na siya nagdidikta na yung bagyo hindi nagre-recarve, hindi kumikilos papunta ng northern Luzon. Ang bagyo talaga, dahil sa malakas na high pressure area na yon, itinutulak siya para halos westward yung kanyang takbo. Kaya kung hindi Bicol region, Visayas at Mindanao, katulad nung nangyari doon sa Yolanda noong 2013, yung Sendong at Pablo sa Mindanao. Kaya yung mga ganitong panahon na June, nabanggit mo yung Remig, malapit na rin magpasko, ganyan yung nangyayari. Kaya mga kapuso, pag po ganitong panahon ay mas mataas ang posibilidad na dito sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, dadaan yung bagyo dahil sa isang malakas na high pressure area na siyang nag-i-steer o yung nagpapatakbo sa mga bagyo na dumaan dyan sa bahagi na yan ng ating bansa, June. Maraming salamat, Mang Tani, at kahit may bagyo ay Merry Christmas pa rin po. Merry Christmas rin, June, at sa mga kapuso natin.